lugar ng flagpole bilang Yamashita treasure na Marka. Ang ating tatalakayin ngayon sa bidong ito ay isang request ng ilan sa inyo. Ito ay tungkol sa mga flagpoles na itinayo ng mga sundalong hapon. Ang sabi ng karamihan ay karaniwang may ibinaon daw ang mga sundalong hapon sa ilalim ng mga ito. Base naman sa aking karanasan ukol dito ay masasabi kong sang-ayon ako. Pero dapat mong malaman na hindi lahat ng mga flagpoles ay may laman. Para ito ay iyong makumpirma kung ito ay may nakabaong deposito sa ilalim nito, ito ay nangangailangan ng marka. Ang tanong, ang flagpole ba mismo ay isang marka? Sa karaniwan ay oo. Ito ay marka bilang isang reference point o basihan para matukoy ang tamang lugar na kinalalagyan ng nakabaong deposito. Mas nagagamit ito ng mga treasure hunters na may pinanghahawakan na mapa. Para mas maipaliwanag ko ito ay gumawa tayo ng isang halimbawa. Sabihin natin na ito ang mapa na iyong pinanghahawakan. Dito sa iyong mapa ay may tatlong mga importanteng reference points. Isa dito ang flagpole na nasa itaas na bahagi ng lugar. Ang dalawang reference points naman ay nasa ibaba ng magkabilang bahagi ng lugar. Ito ay ang palayan sa kaliwa at lumang saba sa kanan. Para makumpirma mo na ang lugar na iyong hinahanap ay tumutugma sa iyong mapa, importanteng mapatunayan mo na meron itong flagpole, palayan at lumang saba. Kaya kung ang lugar na iyong nahanap ay may flagpole, pero walang lumang sapa, ibig sabihin ay hindi ito ang lugar na iyong hinahanap. Ito ang siyang dahilan kung bakit maraming mga treasure hunters ang karaniwang nagtatanong kung saan ang dating lokasyon na kinalalagyan ng mga lumang bagay. Kaya kung may isang hapong treasure hunter na nagtatanong kung saan ang dating kinalalagyan ng isang lumang flagpole, hindi ibig sabihin na may kayamanan na nakabaon sa ilalim nito kaya niya hinahanap ito. Gaya ng aking binanggit kanina, maaaring ito ay isang reference point lamang para kumpirmahin kung tumutugma ang lugar sa kanyang mapa. Pero ang karamihan ay sadyang walang pinanghahawakan na mapa. Kaya ang maipapayo ko sa inyo ay subukan na lamang ninyong hukayin sa ilalim ng flagpole. Base sa aking mga karanasan, karaniwang may mga markang inilagay ang mga sundalong hapon sa ilalim ng isang flagpole na may nakabaong deposito. Kaya kung may nahukay ka sa ilalim itong mga bagay tulad ng bote, barya, sapatos at kung ano-anong kagamitan ng mga sundalong hapon, ituloy-tuloy na ninyo itong hukayin sa pinaka-ilalim nito. Sa kadalasan, ang lalim ng nakabaong deposito sa isang flagpole ay umaabot lamang ng 10 to 15 feet. Hindi ito gaanong malalim dahil ang karaniwang volume o laki ng deposito na ibinaon ng mga sundalong hapon sa ilalim ng kanilang flagpoles ay nasa small to medium deposits lamang. At kung minsan naman ay pawang giveaway lamang. Para sa mga kasagutan sa inyong mga komento, ito ay maaari ninyong mapanood sa aking ikalawang YouTube channel na elmozugwalt. Sa Facebook naman ay sa aking Facebook page na Treasure Hunt Club. At bago tayo magtapos sa video nito, ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay Nick Palconic from Dalagiti, Cebu City. Shoutout kay Evan Rabuya na may katanungan ukol sa isang puno ng nyog na may magkabilang pako. Ang masasabi ko dito ay may dalawang hiwalay na deposito sa magkabilang bahagi ng punong nyog. Shoutout kay Ed Chris Tulang from Bisley.
Shoutout kay James Valentosa from Tablas Romblon. Shoutout kay Dante De La Torre from Ginguog City. Shoutout kay Rico Bahuyo at sa kanyang Bahuyo Group, Backyard Treasure Hunter. Shoutout kay Raymond J. Candido Francisco. Shoutout kay John Ray Murin. Shoutout kay Jonel Gloria from Southern Leyte. Shoutout kay Yamko Love. Shoutout kay Isabella Treasure Hunter from Northern Isabela. Shoutout kay Federico Flores from Davao City na isang masugid na taga-subaybay mula pa noong 2014. Shoutout kay Vitoy Stili Igan o Boyet Unagi na may nasend na mensahe sa aking email. Check mo na lang ulit ang iyong email dahil nasagot ko na ito. Shoutout kay Michael Mendoza from Palawan. Shoutout kay Jeros Bilicario from Baybay Leyte at meron siyang nasend na isang larawan. Check mo na rin ang iyong email dahil ito ay akin ang nasagot. Shoutout kay Kurt Jobet Ikyanon. Shoutout kay Ariel Ruiz from Paranaque City na laging nakabang sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa lahat.